Yun, nagbabalik tayo rito ngayon sa loob ng UP campus at ang destination natin ay pupunta tayo sa UP Lagoon. Sobrang tagal ko na lang kasi hindi ako punta dun eh. Kaya ngayon pupuntahan natin. Let's go, tawi tayo dito. Ayan. Ito ang nga pala ang ano, simbahan. Titingnan natin yung simbahan. Teka, sa kabila tayo dumaan ha, para makita natin yung simbahan. Medyo kung bukas yun eh, magdadasal muna tayo. Papasalamat ha. Tagal ko na rin siya hindi nadadalaw eh, halos 2 years na rin. So ito yung part 2 ng una kong pag papasyal ulit dito sa UP campus. Kaya titignan natin ulit. Magto-throwback ulit tayo kasi sobrang tagal ko na din nakapunta rito. Ano naman kaya, bukas kaya ang UP Church? Malalaman natin yan. So nandito ako, naglalakad na, malapit na rin. Ito dati kasi itong paglinggo, itong mga nakapark na mga sasakyan to, sobrang dami. Umaabot yan dun, paikot ng simbahan na to hanggang likuran. Ito, medyo ngayon maraming tao. So bagay Sunday nga ngayon. Ayun, nako, bukas at may misa. May misa. So Papasok tayo. Pwede bang pumasok? Pwede ito ako makapasok dito. Ayun. Naku, na-feel ko ulit yung dati. Ang daming bumabalik sa mga alaala ko. Madalas kasi ako magsimba dito. Ito yung pinakapaborito kong simbahan sa lahat eh. Dahil napakatahimik dito, makakapagdasal ka talaga ng taimtim. Ayun. So magsisimba muna tayo. Church. Ito. Lakon tayo ng pwesto. Halos nasa labas ng ginaman lahat. Kumayon lang tayo. May misa pala ngayon. Hindi ko ina-expect na pwede na rin pala magsimba ngayon. Kahit na ganito. Kalagayan. Kaya magdasal muna. Ang ilang saglit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will ever be, world without end. Amen. Psalm later, Father, we ask you to give us victory and peace. In Jesus Christ, our Lord and King, we are already seated at your right hand. We look forward to facing you in the fellowship of all the saints in our heavenly homeland. And behold, in eternal splendor before the dawn of light of earth, I have begotten you, hallelujah. And behold you, blessed are they who hunger and thirst for holiness. They can be satisfied. Let us pray Psalm 112. Happy the man who fears the Lord, who praises
spirit transferred forever. He is alive in the darkness for your life. He is gentle, merciful, and just. Ay, sarado pala dito. Okay, pauwi na tayo. Nagdasal lang naman ako ng pasalamat ng kaunti. Bilang isa rin naman tayong Katoliko, kahit na medyo sumusuway tayo sa ating nahagis ng religion, pero at least marunong tayo pa rin bumalik at magpasalamat sa kanya. Kasi sa panahon ngayon, alam mo na, pagdating sa religion parang politika, nagkokontra-kontrahan tayo. Nagkokontra-kontrahan dahil hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakasundo. Yan, kaya iba-iba ang mga paniniwala. Kaya maraming tao ang nagkaka-divide-divide, nagkakahati-hati dahil sa religion. Isa ito, ang religion, isa sa mga ating nahagisnan, at ang tao ay napaghahati-hati nito bukod pa to sa mga lahi natin at bansa natin. Ang religion ang isa sa mga nagpapahati-hati sa ating mga tao. Yan. So ngayon, dahil tapos na tayo dumaan sa UP Church at magdasal, salamat, pupunta naman tayo sa ating destination sa Laguna. Ayan, so ito, binabaybay ko itong palabas ng UP Church. Tatagos natin dito ay itong diretsong kalsada na to ay Sangking Garden. So pag nasa Sangking Garden tayo, doon na, malapit na yun. Samahan nyo lang ako habang naglalakad-lakad. Marami naman tayo pag-uusapan. Kaya ako to ginagawa kasi dahil after 2 years, bigla-bigla na lang na mapapadpad ako dito. Kaya katawid tayo. Yun. Tatawid tayo sa pinagbabawal na kalsada, pwede pa kayang pumasok. Huwag walang sumita, pasok. Ayun, so diretso lang. Ito rin naman malimit kong daanan kapag galing ako ng UP Church, magpapa chill lang ako dito sa Sangking Garden, papahangi. Minsan may kasama, minsan wala. Pero mas madalas wala kasi mas nag-i-enjoy ako sa mag-isa lang ako. Ayan. Dahil yun ba ang tinatawag ang mahilig sa mag-isa lang? Comment down na lang kayo. Nalimutan ko eh. Yun. So, lakad lang tayo. Lakad. Ayun na, nakikita ko yung Sangking Garden, no? Nakikita nyo na rin ba? Yun, nako. Pag ganitong panahon, dati, daming tao dyan. Mas marami pa dyan. At sila namamasyal. Tulad ko, nagre-relax din. Habang may dilad ng pagkain. Pagkain tsaka mga
ano, mga kasama nila, mga pamilya nila. Ayan. Ngayon, eh, halos bilang na bilang sa daliri ng mga tao dito. Walang sasakyan, no? Walang sasakyan. So, nasaan ba yung paborito na, paborito kong bench dito? Na inuupuan kapag nandirito ako nakatambay. Oh! Kapag dito ako nakatambay, may paborito akong bench dito. Nagkakataon naman kasi na, ayan, ito, dito masarap tumambay. Sa bench na to. Ayan, oh. Sa bench na to, dito ako mahilig tumambay. Itong pwesto na to. Maswerte ako kapag dumarating ako dito, walang tao. Kaso minsan, lagi may tao dito. Kaya, wala na. Hanap na naman ako ng ibang bench na pwede kong tambayan at magpalipas ng oras. Masarap kasi dito, mahangin, tsaka, ayan, tahimik. Ganito lang. Mas tahimik nga ngayon eh. Kasi dati, marami pang mga vendors dito na nagtitinda sa tabi. Ito. Ayan, may mga vendors dyan sa tabi. Ngayon, wala. Napakatahimik, oh. Ito na pala yung Sunken Garden ngayon. Every February, laging may concert dito. Ito, napakaraming banda ang tumutugtog dito. Iba-iba, mga sikat. Kahit mga rapper, eh, pinapasok na rin ng ano, UP Fair. At napakasaya dito. Napakadaming tao. At enjoy. Ang sarap, nakakamiss nun kasi nandun yung kasama mga tropa mo. Tapos kain sa kain dyan sa may tabi-tabi. Tapos makikita mo yung idol mo na banda. Tapos yun, islama na kapag tugtugan na. Lalo na kapag mga heavy metals, mga rock. Yung mga tumutugtog, talagang mapapa-islam ka talaga. Sarap. Ang sarap dito balikan. Ayan. Yan yung kahabaan na yan. Yan ang lalakarin natin mamaya. Pupuntang Lagoon. So, hindi ko alam kung ano na kayang itsura ng Lagoon ngayon. Kasi marami ng bagyo ang nagdaan. Halos 2 years na rin eh. So, dito muna tayo. Dito muna tayo tatambay. Ayun. So, yan, napakasarap dito. At syempre, reminis-reminis tayo. Konting daan-daan lang dito. So, nalaman niyo na rin kung ano yung ginagawa ko kapag mag-isa lang ako dito sa UP. Talaga, nung last 2 years eh, nagbabike ako dito. Yun nga lang, ngayon, sa ngayon, wala akong bike ngayon eh. Nandun na sa aking bahay, sa tahanan, sa Rizal. So, bumalik lang ako dito sa QC para mamasyal. Ayan. Diba? Napakaganda pa rin. Kahit pa paano siya. Kahit pa paano eh, maganda pa rin. So, ikot tayo. Nakadali tayo. Ito tayo ng... Ayan ang aking favorite place. Favorite bench. So lakad tayo, papunta tayong Lagoon. So di natin alam at di ko pa rin napupuntahan ang Lagoon after 2 years. Ano na kayang itsura na? Sana okay. Okay pa. At alam ko naman okay pa yun kasi may mga nag-aalaga dito sa mga sa loob ng UP campus. Ayun. Ito talaga, biruin mo dyan, oh. Dyan ang napakasarap magbike, oh. Yan, oh. Kahit sobrang bilis mo dyan. Nako. Sarap. Tapos ang ganda pa ng bike mo. Wow. Astig. Ang ano kasi dito, nakakatuwa kasi eh, para siyang provincial style eh. Napakadaming puno. Ayan, oh. Yeah. So, nandito pa rin yung mga iba-ibang building, ano. Yeah. Lakad-lakad tayo. School kasi ito eh, school. Napapaikot ang mga school at mga opisina. Yun, pakatahimik. Ano kaya kung ganito yung panahon noon eh.
na konti pa ang tao, tapos ganito na siya kaganda. Hindi tulad na ngayon eh, ganito nga yung ating kapaligiran eh, napakadami namang tao. Buti nga ngayon eh, hindi naman buti, hindi naman pala mabuti. Pero kakaiba lang, sa tulad, hindi kagaya ng dati na maraming tao. Yan, mga bench, yun yung mga bench. Lahat ng bench dito ah, biruin mo. Lahat ng bench dito. Dito sa San King Garden hanggang dun sa Obligation paikot. Naupuan ko na yan lahat. Lahat yan natambayan ko na. Diyan, lahat dyan. Lahat yan. Dyan ako nagpalipas ng oras. Dyan naubos ang oras ko. Sarap kasi. Sarap lang sa feeling. Ayan. So, ito yung admin. Alam ko admin to eh. Tama ba? Admin yan. So, admin. Mukhang admin. So, ito na ating ano ba yung lagoon? Ito na yung lagoon pababa. Ha? Ito na ating lagoon. Titignan lang natin ang lagoon pababa. So, pwede pa kayong pumasok dito? Pwede pa bang pumasok dito sa lagoon? Ayan. Ganda dito. Park kasi ito eh. Maraming estudyante ritong tumatambay. Tsaka nagpapalipas din ang oras. Nagpapahinga. Maraming nag-aaral dito. Dito yung... Dito nila sila nagpa-practice ng mga... Kung ano-anong mga... aktibidad sa kanilang mga school tsaka sa kanilang mga pinag-aaralan. Ayan. So, tahimik dito, hindi ako sanay. Parang nakakatakot. Oh. Parang nakakatakot. Tahimik. Masyado. Oh. Dito, nagbabike din ako rito papasok. Yan o, swabe naman siya. Grabe, nakakatakot. Saan ko bang tumambay dito? Bawal na kami, may multo rito. Nakatakot. Tahimik o, ito yung pilagun o. Yan, pwede kang tumambay dyan. Kaso, tatambay ka. Ikaw na lang ata mag-isa dito. Pwede pa bang tumambay dito? Mamaya, hold upin tayo rito. Ayan o. Ganda pa rin o. O. Yung mga bench o, inupuan namin. So, hanap po tayo rito. Pumunta tayo rito. So, ayan, kaharap ko na bench din. Ayan o. Pipi Lagoon. So mamaya meron pang ano naglilinis ng gamit. Ayan. So napakatahimik. Hindi ako sanay. At napaka awkward. Hindi to kasi ganito dati. Marami akong mga estudyante kasama. Kahit na marami sila na maingay. Pero okay lang kasi nakakadala naman ng ano ng energy, nakakapagpahinga ka pa rin naman kahit papaano. So napunta na natin yung Pilagoon. Ayan dun sa dulo, tignan natin ayan. Ayan so lakad ulit tayo bago pa umulan. Dumaan lang naman tayo dito eh, at makikita ko muli itong Yupi Lagoon. Ayan. Ayan po. Sa babaan. Ayan. Ayan, tambayan din yan oh. Oo. Tambayan din yan. Diba? Ayan, may daan yan sa kabila.
Nakakatuwa. Yun. So, balik na tayo. Labas na tayo. At muli natin napuntahan ang UP Lagoon. Nung high school pa ako, hindi siya ganito kaganda. Wala pang mga ganito, itong mga semento sa daanan. Puro lupa pa lang yan, tapos may sapa, ganyan. Wala pang mga bench yan, mga bench dyan, mga kahoy-kahoy lang. Ngayon, napaganda nila. Yun nga lang, hindi na siguro makapunta yung mga estudyante natin dyan. Dahil pandemic, sayang, pero napakasarap mamasyal dito kung gusto mo ng relax. Gusto mag-relax at makapag-muni-muni, makapag-nilay-nilay. Kung ikaw ay may problema, ayan, dito mo mapag-iisipan lahat-lahat. Ayan, kung ano mang problema ang dinadala mo, kailangan mo rin minsan na mapag-isa para malaman mo kung ano bang kulang, ano bang dapat, ganun. Mapag-isipan mo siya. Yun, di ba? So, finally, naka-out na ulit tayo. Ganda-ganda. Tahimik. Ayan. So, lakad ulit tayo. Pauwi na ako, so patapusin ko na lang hanggang dito siguro. At meron pa tayong party at part 4 na walkthrough dito sa UP campus. Kaya abangan mo yon. So hanggang dun lang muna tayo. Hanggang sa muli. Bye-bye.